Good day! Ito po ang aking ginawang sombrero, ang aking DIY. Yan po ang ipapakita ko ngayon kung paano siya ginawa. Yahoo! Tara! Samahan niyo ako kung paano ko siya ginawa. Tara! Ayan po ang aking gagamitin, ang aking lumang bonnet at saka blouse ng baby na luma na rin. Iko-combine natin ang dalawang yan para maging sombrero. Gupit-gupit tayo! Ayan, umpisa natin sa paggugupit. Gupitin natin ang bandang bahagi ng ibaba ng blouse. Ayan, para makuha natin yung eksaktong sukat. Tapos yung manggas, gugupitin din natin. Tuloy-tuloy lang ang ating gupit-gupit. Ayan po, nagupit ko na yung manggas at ang ibabang bahagi ng blouse. Ayan naman ngayon, ang ating gagawin ay tatastasin. Ayan siya. Sakto yan dyan. Gugupitin pa rin natin yan, yung bandang itaas dito sa may collar para magkasya ang bonnet. Ayan, gupit-gupit. Sakto-sakto lang yan para ma-connect natin yung bonnet dito sa my blouse. Para meron tayong mabubuong magandang sombrero. Ayan po. Tapos lang natin gupitin. Ang gagawin naman natin ngayon ay atin siyang tahiin. Ay, mali. Magtatastas pa pala. Ayan, magtastas muna tayo. Tastasyan nila natin yung bandang bahagi ng may dito sa may kilikili. Sa may bandang ibaba upang mapantay-pantay natin at mailabas ng buo ang kabubuan ng gagawin kong sombrero. Ayan! Ganyan na ang magiging itsura niyan. And then, ayan ang bonnet. Itatahi na natin siya ngayon. Kamay lang po ang ginamit ko kasi medyo makapal. Hindi po siya pwedeng itahi sa makina. Kaya mano-mano po ang aking ginawa. Dinugtong-dugtong ko po yan. Yung bonnet dito sa may blouse. Ang aking ginupit-gupit na blouse kanina. Ayan, idinugtong ko na siya. Tapos ko na siyang tahiin. Okidoki. Ngayon po, ang gagawin ko ay igugupitin naman natin yung bandang ibaba na bahagi. Para maging bilog yan siya. Dahil ilalagay natin siya sa sombrero na native. Ayan, buli. Bumili ako ng sombrero na gawa sa buri. Buli or buri, yan siya. Or nipa ba yan? Hindi ko alam kung anong klase yan. Basta native na sombrero, dyan ko ilalagay. Gagawa natin siya ng damit. Ayan, ganyan ang magiging itsura niya. Yan ang taas. At ito ang gagamitin natin bandang ibaba. Pero reversible po yan. Ayan, susukatin natin ang tela para makuha natin yung pattern. Yan. Sukatin yan at gugupitin para makabuo tayo ng pambalot sa sombrero. Tastasin ng manggas, tastasin ng lace. Ayan. Tastas na lahat. Ngayon, dodrawingan na natin siya. Ayan, ipapattern na yan, yung bilog na yan. Guguhit-guhitan para mabuo. At nang maitabas, magupit-gupit. Ganyan lang po. Kunting kudlit-kudlit ng ballpen para makuha natin yung saktong bilog ng sombrero. Ayan, ngayon naman po ay ating gugupitin yan ang buong paligid. Gupit-gupit po tayo. Yan po ang ating guide para magupit natin ang ating binakat kanina na sombrero. Ayan. Tuloy-tuloy lang ang paggupit hanggang sa matapos at mabuo ang bilog.
Ayan po. Bilog na siya. Ayan. Tapos natin yung bulsa na yan. Tatanggalin natin kasi hindi na yan siya kailangan. Ayan po. Ang gagawin natin ay ating itutupi at gugupitin natin yung bandang gitna. Yung bandang gitna ay ating tatanggalin. Fold lang at gupit-gupit. Natansya ko lang po yan kung gaano kalaki, kahaba ang aking tatanggalin sa loob. Magagamit pa po natin yung tinanggal ko dahil ganyan po ang mangyari. Ayan, ganyan ilalagay sa taas. Tapos yung gilid na yan, lalagyan pa yan ng tela. Kaya, ayan, magkukuha ulit tayo ng tela para ipanglagay doon sa gilid para mabuo natin ang kabilang bahagi ng sombrero. Ayan. Yan ang ilalagay natin dyan. Atin siyang tatahiin. Tatabasin, tatahiin. Para mabuo natin ang panglining sa ilalim na pwede rin siyang pangtaas. Ganyan ang mangyari sa kanya. Oh. Ayan. Yan ang ilalagay sa taas, sa gilid, at sa top. Ayan. Para mabuo ang lining niya na pwede rin siyang pangtaas. Kumbaga kung baliktad rin yung sombrero, yung balot ng sombrero, may dalawa siyang kulay. Ito talaga ang kanyang original na ilalagay ko sa taas, yung may lace-lace na yan. Ayan po, ilalapat natin yung kanyang lining dahil tatahiin po yan dyan sa gilid lahat. Tapos ilalagay yung sa taas. Ayan, tatahiin natin para i-connect natin yung may lace at saka itong kulay puti. I-connect natin yan, tatahi natin yung sa gilid niya, yung at saka yung sa taas. Ayan yan. Kailangan natin mabuo ang isang bahagi ng takip ng sombrero. Ayan na po siya. Buo na siya. Ngayon, ang gagawin naman natin ay itatahi natin siya dito sa bahaging may lace. Ayan. Ganyan siya. Lalagay natin dyan. At itatahi natin siya. Ayan, yung buong paligid niyan. Sa may gilid yan, itatahi natin yan dyan siya. Para mabuo natin ang damit ng sombrero na reversible. Ayan. Ngayon, ayan siya, pupwede siyang ganyan. At ito yung nasa taas. Ganyan ang sistema niya. Pwede rin yung nasa ilalim na yun, siya ang nasa taas. Ito naman ang nasa taas, ang nasa ilalim. Pwedeng baliktaran siya. Ngayon, lalagyan natin siya ng zipper para madali siyang buksan at isara. Madali maipasok ang sombrero sa loob. Pwedeng balikta rin. Ayan po siya. Tara, ilagay natin ang zipper. Tahiin na natin. Iko-connect natin ang zipper sa magkabilang tela. Ito sa kulay puti at doon sa kulay gray. Ayan po, itahi na natin, i-connect. Tapos po, ilalagay natin ngayon ang slider ng zipper. Ayan po. Madali naman po siya ilagay. Lagyan na natin siya ng slider. At tapos po, tahiin na naman natin siya ulit sa magkabilang gilid. Ayan. Para maging matibay. Tatahi po yan natin, tapos sisigsagan, and then, ayan. Okay na. Eto na siya ngayon. Pwede na natin ipasok ang sombrero sa loob ng tinahi natin na balot. Ayan. Ang purpose po nito, kaya ginawa ko siyang may zipper para pag madumi na po, pwede siyang labhan. Kasi ang
Ito pong sombrero, pag nabasa, madali po siyang masira. So, kung magdumi po itong tela, pwede lang po siyang tanggalin at laban, isapay, sabay. Ibalik siya ulit. Yan po ang purpose niyan at pwede po siyang baliktaran. Ayan, tapos na. Sa wakas! Yahoo! Tapos na ang aking sombrero. Pwede na siyang itesting. Pwede na siyang isuot, mamasyal sa kabukiran, sa harden, at kung saan, saan pa. Tara! Gamitin na natin. Sample, sample, sample. Let's go, let's go. Tara! Ayan po, suot-suot ko na ang aking ginawang sombrero. Tcharan! Tcharan, tcharan, tcharan. Tapos ko na po tahiin yung aking sombrerong pang farm. Ayan na po siya. Tcharan! Meron na akong sombrero! Makakapamasyal na ako sa init ng araw. Uy, init ng araw daw, oh. Ang arte. Ang arte, ang arte. Ayan po, baliktaran ang sombrero na yan. Ayan. Kanina po ay yan ang nasa taas. Itong kanting pag nilagay ko siyang ganyan. Matatakpan ang aking buong pes. Ayan. Ninak marawan. Pwede rin siyang ganyan siya. Ipo-fold ko siya doon pag ganyan. Actually, ganyan siya. Pwede siyang... siya sa, ayan po siya, oh, binaliktad ko lang siya kanina nang nasa harap, ito naman ngayon nasa ilalim, ito naman ngayon ang ilalagay ko sa ilalim, oh, ayan, ganyan po ang kalalabasan niya pag binaliktad ko siya.